na si Lalaine o si Patrick, ang harassment sa demonyo nila, si Patrick ay klase-klaseng sakit, oppression. Na si Lalaine, hindi lang yun oppression, but possession. So ilang pagduol o daghan kaayong albo lario. Onya, 3 times na sila nagbalhin-balhin o balay. Onya, sa pag-processing nato nila, namalhin na po sila balay, kaupat na tato, kay ninggon ang mga yawa, kay tabian man kay ni Lalaine, dili si Lalaine may nagtabi ang yawa. Ningon ang yawa, Patrick. Di ka ni mamalhin ining balaya, daghan kay may diri, amo na ni. Amo siyang patyo. Maglisod maginhawa si Lalaine. Unang tungkol sa kahanlok ni Patrick, nawala siya asawa. Imagine na kagawa kay asawa. So namalhin sila dito for the 10 times sa hotel. 5 days sila dito sa hotel. Uban sila mga anak. 5 days sila dito. Doon niya, ako si nanay paminaw si Yawa. No? Ayaw pag-i-storya si Yawa. Balik mo sa inyong balay. Ikaw, Patrick, sige, dilibra sa inyong balay. Ikaw, Lalaine, huwa na si Patrick sa inyo, ha? Mag-self-deliverance ka. Huwa na siya mo react. Karoon, mga ikso. Kana, anindot na yun, ano? O, during deliverance, dili na siya mag-yaw-yaw. Ah, tapakpakan. Ay, dito, ah. Kung nagpadayon pa to, ilan untang ibaligya ang ilang balay. So, mabalik na po silag uno, no? Nita na po silag lugar. Yeah, 4 times na to. Wala na ko pabalihin na. Ang yawa maoy atong palayason. Ang yawa maoy atong pahawak. Unay himo ni Kristo, palayasan ninyo ang mga yawa. Amen? So, pinaagi sa prayer sa simbahan, pinaagi sa cares, confession, pinaka-powerful, mangumpisal tangtanan, magkaiusa, nagkaiusa sila as family, o na nga dako kay improvement si Lalaine karon. Hindi na siya musinggit during deliverance. Yan naman, ingon si Lalaine ako ganina, kadaad daw naman ni Simbaron Father, grabe. Grabe ang liberation nga iya na sinabi. Diba mo, maglisod na siya ginhawa for how many hours, no? Munang balik-balik sila sa hospital. Karon si Luis Ginoo, dako kay natabang nila ang sacraments and the sacramentals of the church. Even atong pagpakan ang Ginoo. Kung kita nga ni Adini karon, mga nanay, mga tatay, nga ni Adini karon, pwede jud ka ayaw mo makadeliveran sa inyong balay, sa inyong mga anak. At iman ini, kung nahibaw lang mo, equip lang mo sa knowledge, and then you become a practicing Catholic. Why maghiko dinhi sa alegria? Amen? Pag-ulang ko dito sa Butuan, dito ko sa RTR, masyado to? Butuan, Diocese of Butuan. Man ako sa to, dinidoo lang mo sa kababae, idaghan ka siya o attempt sa pagpakamatay. Abot ko diri yung samad, no? Tibuok niyang kining kamot, daghan ka ayong laslas. Yan, during sa consecration of senses, mag-consecrate ko sa inyong senses, nikalit lang siya, oh, kabugat. Ah, kabugat sa kulang. Lisod na siya, oh, dao. No? Kaya yung demonic obsession, kanang ganahan siya magpakapatay, wala siya lami, ay kinabuhi, wala na inada ko kinabuhi. Demonic obsession di ay ang nagharas sa maong batanon. Dili lang siya demonic obsession, but possess. Akong giingnan ang pari si Father Joseph Borja. Father, mananghid minimo. So, saan, Father? Utugot ba kang mag-deliverance ta? Kaya na iniduol na mo.
Yun siya nga, why blima, Father? Why blima? Ikaduhang pananggit na ko, Father, ikay deliverance. Ningon sus, Father, dilik ko, Father, hadlok ko. Nahadlok ang pari, akong ingan, Father, ang imong gikahadlukan, utro pong nahadlok nimo. Kung nahadlok ka 50%, ang yawa 100% nahadlok nimo. Sumaw ba pa din? So, sibuhaton ako. Na altar nimo luho dito. Pangayong pasaylo sa Ginoo. Imong makita karon unsa ang gahom sa pari nga naani mo. No. Dili ako'y deliverance, Father. Ikaw! Sa pahamak siya ko, Anya Rolo. Nakulbaan yung tuod si Father Jojo. Rito, akong itaudan siya sa iyong stula. Okay, ready na ka? Sige. Ikaw doon ay gahom, diri kay pare ka. So, tinuod lagi ng iyong iso. Lagi! Kahingiling ganig yawa, katong tuas gawas. Makaayo ganig masakiton, ang tuas sa gawas, samot na kita, nga niya sa sulod. Amen! Di ba ang ibanghilyo at tumiaging adlaw, ningon si Juan, Lord! Na nag-ayog masakiton sa imong ngalan. Naghingiling yawa sa imong ngalan. Tipadlong na ko, Lord. Kay dili kauban nato. Sa gitubag ni Kristo, pasagdi sila. Kaya dili batok nato, dapi nato. O sa akong reflection mo ni, kung ang tuas sa gawas gani, makaayog masakiton, gamit ang ngan lang sa Ginoo, makahingilig yawa, gamit sa ngalan sa Ginoo, kung ato sila sa gawas, samot na tang katuliko nga ni ata sa sulod. Wa mo malipay, ana. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Kunang akong inas, Father Jojo, dalik mata Jo. Sugod na ta. Akong ibutang ang imong istula sa tong babae. Ibaw mo, ang iyang una na sa sao. Nagkurok-kurok na siya, singgit, ano man, tungod sa mga occult practices sa iyang mga lulo-lula, ang duulo galbularyo, mo nang ma-demonic obsession. Ma-demonic obsess ang imong apo, ang imong anak. No? Ug sa ito po mga sangawa na ito makumpisal. Doon na nai effect sa imong mga anak. Labi na nagpa-abort ka, ngawa ni mo makumpisa. No. Patingalang ka, yung usas imong anak, ma-miscarriage. Ano ni kung anak di na dyan? Kahit ikaw nga inahan, nagpa-abort ka, kidahanglan ikumpisal ang mga dagkong sala. Nasabta ninyo? Unang ma-obsess ang mga bata ninyo, mga apo ninyo, tungod kay dunay sala ni lulo, dunay sala ni lula, nga hangtod karon wa makumpisa. Muna kitawag unholy soul ties. Oh, pananglitan si Papa, dunay ex. O nagka-timo-timo sila, Papa, makasal si Mama. Kaya si Mama po nagtimo-timo before nakasal si Papa o Mama. Unya wa makumpisal ang timo-timo. Uy. Unang daghan ng gilipin ron. Meaning ana, nagtimo-timo ang papag mama. Uy. Monay sign, unholy soul ties. Si mong mga anak, di na ganaan magpakumpisal. Ang imong anak, di na ganaan magpakasal. Timo-timo. Uy. Ano si mong timo-timo? Mapas mo pa lang ni Father. No?
Muna nga, i-break na to ang unholy soul ties. Na maka-break niya na ang lolo, ang lola, ang papa, ang mama, mangumpisan. Example, ang papa ron, naikapit. Hangtod ka ron, nagapoy, ingkapit, kibit-bit. Dili, dyan siya kabuhi, siyang kapit. Munang ang mga bata, obsessed. Ganahan magpakamatay, ganahan maghikog, di kasagot sila ko galingon. Pero ang papa mo kumpisan, umubalik sa Ginoo. No? Grabe ka powerful ang repentance, no? Ang sacrament of confession. Yung aras mo ito, dili lang extraordinary ata. Mismo ang atong kaugalingon nga mga sala. Unang daghang maayo kung mangumpisal ta. Ang imong ikumpisal mo na cares. Katong sala nga pinakauaw, uy, nauaw maning usa, uy. Hindi lang din ako ikumpisal. No? Naka-jer-jer ko kapag wawani. Tinuol mo yun, nasa Biblia na. Naka-jer-jer o mga hayop. Kitawag na siya bestiality. Na nakikilawas o mga ero. Nakikilawas o iring. Uy! Ginoo ko. Kitawag na siya, di ba, uaw mo gina. Bestiality na siya. Nakikilawas siya kagalingong igsuon. Insist. Yung wala nalimong makumpisal hangtod ka ron. Nakikilawas ka sa imong first degree. Wala nalimong makumpisal hangtod ka ron. Iuwaw man. Uy. Ikumpisal ang pinakaulaw nga sakit. Asala. Pinakatraumatic nga sala. Ikumpisal na. And ikumpisal mo a lot of healing and liberation from the attachment. Wa siguro ka ma-possess, but we are attached to unclean spirits. Yan ta mag example. As si Father Jujo, before ko mo, ano yung mga attachment sa spirit, si Father Jujo, kita man siya nga, many times naghikog ang maong dalaga. So Father, kung ma-empower lang nato ang ilang family, kumain na yung deliverance sila palay, ikaw sa ugang imong team, available kung doon na yung manginahanglan o deliverance, daghan kitang matabangan. Daghan tang maluwas niya kinabuhi. Kung nangyong sa Patrick Yawa rin, no? Nakita dyan niya unsa kagamhanan si Kristo diha sa kamot sa pare. Amen? Ya kamungta na nakaambit usab kaming mga pare nakaambit ni virtual ordination kamo usab nakaambit ni Kristo. You are anointed by the Holy Spirit, the same with us. You are anointed by the Holy Spirit through the sacrament of baptism, confirmation, confession, and the reception of the Holy Eucharist. What a power! Grabe na. Cares, confession. Unya, nanda mo tayo adoration chapel din eh? Very good. Magka-bless sa alegria. No? The more tama bless, before tama simba, muhapita. As a family, no? Muhapita sa adoration chapel, mang luhod na dito, ang tatay may unang muluhod. No? Kinanindutan na. Abi ninyo, di mo kausap sa inyong tatay, di mo kausap sa inyong nanay, di mo kausap sa inyong kaligid, without the help of God. Tuwa siya dito, hilumbra. Nag-adore ka dito, muna sila si Patrick, everyday sila mag-adoration, 10 minutes, 15 minutes, lukod lang, namati lang ka, no? Sa iya. So, suway ko na ninyo, isa karoon lang si Manaha. Uy. Suway, bisan karon lang si Manaha. I-compare ang imong kinabuhi sa wa pa ka mag-adore sa nag-adore na ka. Suway. Kinalahian. Lahi na ka nga pagkaamahan.
lahi na ka nga pagkainahan, and only Him can transform you, not you. Amen? At tinapulan lang, no? Bisag 5 minutes lang every arini mo simbahan. Pila? 5 minutes lang. Kinsa nang nadani mo, dali sa na apit sa ta. Adoration. Panalangin ni si Papa nga di pa mo ador. Panalangin ni si Mama nga di pa mo ador. Panalangin ni akong ate nga di pa mo ador. Panalangin ni akong kuya nga palahubog kaayo. Ato ni mo dito, isulti ang tanan. Asa mo dool? Ato ni Kristo. Ayaw mo dool ni Father Darwin. Kay dili ko Kristo. Amen? Asa ta dool? Adoration Chapel. Kneel down. Isulti tanan ang imong mga kayubos. Kay kanunay siya mamati niyo. Amen? Cares. Confession. Adoration. Ang R? Rosary. Unsa ang R? Rosary. Pray the rosary every day. Kada adlaw, during exorcism nako, magpakiluoy ang yawa nako. Darwin. Di ba na mag-Father Darwin ang mga yawa? O po yun ng mga pastor, mauling puti mo mag-Father nako. Pariha dyan mo ang yawa. Darwin. Ayaw pag-rosaryo, Darwin. Kay every Hail Mary ni mo, Darwin, ang among ulo. Grabe na. Una-una ako nun ninyo, kung sugod karong gabi una, si tatay, si nanay, si kuya, si ate, nag-rosaryo. Grabe na. Munang gubot ang atong pamilya, kay wak na ta maghiusa sa pag-ampo, sa pagsampi, sa inahan sa Diyos, ang reyna sa kalinaw. Tinoo dili. Ninaog rain taon siya sa langit. Ang iyang tuyo ngadto sa Fatima. Pray the rosary every day. Magreklamo ka, wala kakasabot sa imong ginikanan. Wala kakasabot sa imong iksuon. Kay wa na ta maghiusa sa pag-ampo sa rosaryo. Ako nga altar boy, walking possess. Sa akong altar boy, walking possess. Kay iyang lulo albo layo. Sa gamay pa siya, siya mo'y altar boy sa iyang lulo. Siya sunod-sunod, dada siya itong santo ninyo. Kay ang mga albularyo, sirado katoliko. Naa-chelize chapel. Naa-silay kapilya. Yan ay mo siya convent boy. Ingon siya na ako, Father, ato na lang po sa imong office. Ako convent, mga 2 kilometers, ang office sa St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism. Dito na siya. Every time mag-deliverance, may mag-react man siya. Pag-deliverance na ko niya, ningon ang yawa. Pati na ganang yawa, desud siyang lawas. Darwin, basag din na me. Amo na siya. Bata pa siya, Darwin. Amo na siya tungod sa gugma sa iyang Lord. Unisod niya si Satan. Ang ngahan sa demonyo, Satan. The Satan is anger. The demon of anger. The demon of hatred. Nya, kumusulti na gininyawa, naibaw na ko, unsay iyang struggle. Satan is anger. Hatred. Ang inan ang bata, dong, kinsay mong gidungtan, akong papa for them. Kay, ki, wakko niya ang kuna nga iya kong anak. Di ba sakit kayo?
Walang di ko ganahan mo tanaw ni Papa Father. Di ko ganahan mo hiskot siya nga. Pantay lang kang papahaka. Ako na'y mudako. So grabe ang iyang tinguha sa pagpanimaos. Unat si Satan mo'y naghari niya. Anger. So gibuhat ako, dong, i-process imong kaugalingon, pangayuan ang grasya sa Diyos na maluoy ka ni Papa nimo. I-appeal na nimo siya sa pag-ampo. Na samtang, nag-deliverance ko niya, akong ingnan ang yawa, tell me your name. Yun ang yawa, Satan. Namingon ko, sugod karong adlawa, ako na siyang i-consecrate ni Mama Mary sa ayaw darwin. Ayaw siya pa ampua sa rosaryo darwin. Kay kung kada adlaw siya mag-rosaryo darwin, dali ni makagawas. Gikan niya. Punang ang bata, na 15 years old man siguro siya ron, 16, kada adlaw na kong iparosaryo, huwag na-liberate na siya, gikan ni Satanas. Na-liberate na siya sa anger because of the Holy Rosary. Atong pagpakan si Mama Mary, Nadiri, Our Lady of Mount Carmel. Grabe kayo. Every time bitaw nga mag-exercise ko, one time, nakahila ko, ingan naman na-feel na ko ang presensya sa Mahal na Birhen. Day time nga nagisod ko, dugay kinahuman ang among prayer sa exorcism. Ningon ko sa team nga mag-rosaryo ta. Ningon ang yawa, Darwin. Sik sampit anang bayhana na. Nagsugod me, nagluhod me, nagsugod me, pray the rosary. Darwin, manglakaw nami. Ni ana ang babae. Ning luhod kapad nimo. Grabe no? Atong pagpakan si Mama Mary. Walang cares. Confession, adoration, rosary. Imagina ka, gisampit nimo ang Ginoo. Gisampit na to ang inahan sa Ginoo. Unsa man sunod, Eucharist. Ang mga masakiton nga niya din hikaroon, unsay the best medicine is the Holy Eucharist, simba kada adlaw. Ito mga masakiton karon o mga CWL nga naya dinhi, sa CWL padar, Katolikong Way Lingaw. Simba mo kada adlaw. Labi na itong naisakit. Abi ninyo, nag-interview ni Father Luryard, yung ting, taga-Minglanilla. Ang iyang sakit, stage 4 liver cancer. Masaya sakit? Stage 4 liver cancer. Maglisod na siya tindog. Lisod na siya tindog, labo na, lisod siya o lakaw. Una nga, naminaw siya sa talk lang. Dito sa Minglanilla. How many years na di ay wa sila makasal? Nagpakasal sila. Simply niya kasal. Wa na ipasuhay. Simple na tayo. Nangumpisal sila. Asa sila ni Dool? Dili ni Father Darwin. Simba sila kanunay. Ni-receive sila Holy Eucharist. O gitangtang na nila ang pag-adtog albularyo. Gihunong na nila. Gitangtang nila ang tanang habak. Tanang lana gikas albularyo. Ilan ang girenounce. Tanawa ninyo ang interview ni Father Rudyard sa isang bingay. Toa dito. Completely healed na siya karon. Tanang sakit na hanaw without major operation. Amen? God is good all the time.
Kung katugon na mo, no? Katung katugon, katugra mo, no? Biyaan ra mo na mo inigkahuman. Katung katugon, ayaw lang mo hagok in town. Hangyo na ko, katug lang mo, pero ayaw o hagok. Ano man, makadisturbo mo sa inyong tapan, nga utrupong natuog. Nalipay ba mo karong gabi una? Niduol na ako ito, miaging adlaw, miaging buwan, Father, niduol lang ko sa mga exorcist, imo mga kauban, pero wakpadyod mo gawas ang yawa. Ako, sige na, nabaw baka 90% ang makalayas niya na dili ang exorcist, ang inyong pamilya. 10% rang mahatag sa mga exorcist, sa mga deliverance ministers, 10% ra. Ako sing inan, bisita ako sa office, kituduan ka na mo ng guide and flow how to deliver us na sa ko, Facebook, ipin ako. Aron, ma-review ninyo dito. Amen? Nalipay mo ah. Niadto sila sa akong office, akong inan, ako i-deliverance yung mong anak, pero twice a month rata mag-deliver, mag-exercise niya. Kada adlaw, ikaw may mag-deliverance yung mong anak. Hadlok siya. Ayaw ka hadlok. Imo ng anak. I-deliverance si Mumbai. Kada adlaw, twice a month rata mag-exercise. Ulit sila sa ilahan, ibalik pagsunod si Mana. Wa na muriak ang iyang anak. Atong pagpakan ng gito. Because of the cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, ang katapusang S, sacraments and sacramentals. Unang prayer of deliverance, sacramentals na. Unang oil, kanang tubig, sacramentals na. Gamitan na ninyo daghantang matabangan. Ready na ba mumutabang sa inyong pamilya? Ready na ba mumutabang sa itong katilimban, katauhan sa Diyos? Ipaambit ang inyong nakatunan karon. Amen? Kapila ko nag-exercise sa iyang anak, kausara. Insay kada adlaw nag-deliver sa iyang anak, daily si Father Darwin, ang iyang tatay, ang iyang pamilya. Amen? God is good! God is good! All the time! Pero hindi mumubuwag sa inyong pari, kay only the priest can administer the sacraments. Nalipay mo murong gabi una? O karon, atong musuroy atong team sa inyong mga habak. Uy. Musuroy sila ron kay kwaon inyo habak. Kanang balang di mo puto. Kanang inyong scapularyo nga inyong gisuksukan og orasyon, i-surrender na karon dayon. Amen? Kuno na pa mo yung mga occult objects inyong balay, ayaw na mo ka, wili ana, i-renounce na. Amen? Abi ninyo, day albularyo ni Antos Akua, naglisod siya lakaw. Usa ka albularyo, pwede na, noroy na sila ha, walang tabi ko. Usa ka albularyo, na naglisod sila, maglisod naglakaw, for 2 years, wa na siya gawas-gawas sa ilang balay, bugat ay alawas. Akong ginan si Lolo, Lo, i-renounce imong pagka-albularyo. Human sa sacrament, confession, anointing of the sick, and then deliverance, si Lolo na wa ang bukat sa iyang lawas. Wa na siya iaga. O nagsuroy-suroy na sa ilang silingan. Yung siya nga, sus, ganong karun pa man ko nahibaw ni ini. Kung nahibaw pa ko ni ini, dili unta mabaligya ang akong kabaw. Iyan ipalit og habak ang iya.
albularyo po na, nipalit po siya, iduol po siya laing albularyo. O natin nga ang tibok pamilya, si Lulo, nagsuroy-suroy na. Amen! Akong amigong pari, si Father Jerry P. Orbelio. Ibaw mo, yun siya na ako. Sons, eh saan nung may mong sangon? Sons, itawag ko si Col Sons akong parokyano. O niya, hapit na mamatay Sons, nagbintay dos anyos. Naghigda na Sons, na pag-adto na ko, kinibaw naman siya. Mag-deliverance man siya. Yun siya nga, na may mga habak, iduol mo galbularyo, siya iduol. I-renounce na to. Tanan yung habak, ambing. I-renounce nila. Pila na kaadlaw, di mo tindog si Lolo. Pila na kaadlaw, bugat ang iyang lawas. Pila na kaadlaw, di na siya mukhaon. O nagdahom na ang tibok pamilya na mauna ito'y katapusan ni Lolo. Gideliverance ni Father Jerry B. Ambalay, gideliverance niya si Lolo, nag-renounce sila pagkahuman o paghumantanan nilakaw si Father Jerry B. Nitindog si Lolo ni kaon og daghan anuman kaan na kuno kaayo ang iyang lawas. Amen. Jadi na nako masulti ang tanan. Na-bless kay mo kay atong Paris Priest din si Father Rinaldo Cue. Naghatag ka ninyo sa healing deliverance. Ito pagpakan si Father. Bless kaayo mo din sa alegria. No? How I wish, hindi lang si Father Rinaldo ang ma-inspire tanang pari din sa atong distrito. Tanang pari dinhi sa Archdiocese of Cebu. Amen? I hope magamit sa mga pari ang gahong ni Kristo na anaara kanila. Nagtabi ming Padre Patitoy dito. May mga parokyano Padre Patitoy dito. For me, ito po na nakos Padre Patitoy sa seminarista pa ko, ina-assign man ko niya sa parokya dito sa Lugo, Bourbon, Cebu. Wala nga, kasing Ingnan Father, kung na-amaze ta sa mga albularyo na nagkaayog sakit, wa ranay kumingking sa pari. Amen! Wa ranay kumingking sa pari. Huni, three kinds of world. Una, supernatural world. Sa tang una? Ikadua, preternatural world. Sa ikadua? Ikatulo, the natural world. Kinsam ni natural world? Kita. Natural human beings. Ang preternatural world, mo ni mga fallen angels, mga agta, mga diwindi, mga white lady nga itong. Nakakita na mga white lady nga itong? Mga diwindi nga higante. Mga agta. They are fallen angels. Mga engkanto. Mga diwata. They are fallen angels. Mga demonyo nga nahugikan sa langit. Hulog sila sa langit. Unang ayaw mong kalipay, kung dunay mo duol ni mo, mingon, hulog ka sa langit, sister. Ayaw jud mong kalipay, anak. Kay demonyo di ay ka. Unsa ko, unsa ko. Usma, usma. Hulog ka sa langit. Amen? Unang itawag preternatural beings, the fallen angels. Doon na po sila preternatural power. Doon na po sila preternatural gift. Doon na po sila preternatural healing. Yakin sa may naghatag sa mga albularyo o gahong, ang preternatural world. Ma-amaze mo, inigduol ninyo sa albularyo, inigtutko nila,
i-appeal pa ko ka. Ayaw ka ligo sa tulukan lang. Oh, na ikukaw. Mama, na ikukaw. Holy water. Dari duol na ko, kabi eh, kuya, kabi man siya o kining bugas pa. Niadto man siya sa albularyo. Sige mo sa albularyo? Ha? Gitilaan ang iyong tibo o bugas. Ingong ba na yan? Sukmagan dyan yun ako ba? Akong asawa, gitilaan. Dagan siya, kuha na rin. Ingong bugas. Yan ang albularyo. Ha? Ingal ko siya, wak na ba siya, pagod plus pati yun. Kabot ko na sa iyang sakyan ng, oh, kabaho, 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 kabaho. Diindikan ang mga albularyo gahong sa preternatural power, preternatural beings. Kanang inyong habak karon nga wak pa gisurrender ang gahong ni ana gikan sa preternatural natural beings. Satan. Nasabtan ninyo? Inigduol ninyo sa albularyo? Manabi na mo. Kahit pagduol ninyo, inyong hubag sa igot-igot ninyo, nawa. Tinoon nila. Salamat. Nawa. Ang hubag sa pag-igot-igot. No? Nibalhin sa imong kibot. Sunod at law. Kung na-amaze ka ng hubag sa imong igot-igot, nawa, nagikan na sa preternatural beings, lahi ang pari. Na naman, ang iyang gaho, gikan sa supernatural world. Ito, pagpakan. Ang tanang ito, mga kapdaro. Nalipay mo karong at gabi o na! Asa mo doon? Sa atong kaparian, atong pangayuon nga to kanila, ang sacrament. Because sacraments are instituted by Christ. Nigduulin niyo sacrament of confession, anointing of the sick, and the Holy Eucharist, ang inyong gitawag si Kristo kayo. He must increase, I must decrease. Kinahanglan si Kristo ang maisa. Si Father Darwin muos-os. Amen? He must increase. I must decrease. Muna maghimo kong anointing of senses lang. Kamuray mo hikap sa inyong ulo, sa inyong mga senses unya. Amen? Nya duol. Kaganina, dito mo ko sa Malbual, o saka naka-experience sa healing, kalimut ko siya nga, usa sa mga naayo, yung for 3 years, sakit yung likod. Human sa consecration of senses, nawaktang ang iyang likod. Ah, no, ang iyang likod. Nawaktang ang sakit sa iyang likod. Nawaktang ang likod. Nishare siya kaganina na ako, dito mo namin natug sa ila ha, pati niyang lipaya. No? Father, wala ko mag-take o vitamins karon, wala ko mag-take o tambal ka sa mulbuan, no? Pero ako, singiinan, basig na-amaze ka tungod sa healing. Dili na siya enough without confession. Healing, deliverance without confession are lacking. Amen? Pero maayo mo, naupon mo'y simba. Dili na mo. Kinahanglan, healing, deliverance, and sacraments na sa Padre kanina nagpakumpisal siya. Yang di-offer ninyo, every week doon naman siya, healing, deliverance. Ya, dan-an ninyo inyong mga family, labi na nilas distrito, paarian ninyo, kay na ay exclusive diyon si Father sa healing, deliverance session. Amen? Ito pagpakan si Father Rinaldo Pe, kauban na to, sa Pache, sa organization, sa exorcist sa Tibuok, Pilipinas. Amen? Katapusan, katong akong ingon ninyo nga attach kayo siya sa alcohol, alcoholic ang iyang papa. Ang iyang anak, seminarista. Bago lang nag-share sa seminarista, kaya ang seminarista na-assign sa amuang parokya.
Isa na ko, Father mo, lakaw na ko karong Lunes. Luwifin ko mo lakaw, Father mo, lakaw ra po ka. Padong naman ko diri. Namula ka ugma at tumis malabuyok. Sunod at law, dumakiti namin. Doon na duha, Baez City. Doon na pa ko itulog ka top ron. Ugma sa malabuyok. Nya, sunod, dumagiti. Upat magtana, na doon naman may study days. Manang matayon tong duha. Ya, obliged man yung mga pari mo attend sa updating sa study days na mo. Na study days, meaning, way hunong ang pagtuon sa pari. Unang hangtod karon nag-study pa mi. Uy. Hangtod karon na pa mi study days. So, 17 na 18, study days until 19 na, study days na mong mga pari sa diocese. Oh, tagbilaran. At ito rami dito sa seminaryo, dunay mga talks, series of talks, niya, magduwa-duwa sa may mga mag-chikitsa, mag-Chinese garden, mag-shato, mag-tennis, mag-basketball, mag-volleyball. Marami itong in communion to our brother priest. Manakod may panahon sa usag-usa namo. Kay basing alien nami sa kauban namong pare. Kinsa ka? Wat nami magkaila-ila. Muna, nami study days. Almost 3 days na siya sa Diocese of Tagbilaran. So, munang wakmadayon dito sa Sambuan o sa... unsi akong talk run, series, kadaadlaw. Kadaadlaw, hantod ma. 19 na galing ako mauli, pero 17 mauli na ako tungkol sa study days sa mga pari sa Diocese of Tagbilaran. So, if mo to, ang seminarista ninyo na ko, Father, nagpasalamat si Papa ni mo, Father. Sa kanyo man, wak may magkakita sa iyong Papa, ha? Wak kaduol si iyong Papa sa ako, ha? Iduol lang siya sa adoration, chapel. Iduol lang siya sa sacrament. No need, maduol mo na ako. Kaya ang makaayo ninyo, dili si Father Darwin, the Eucharist, the cares, the sacrament. Amen? Unya, human ninyo practice sa cares, kamuna ang muhimong deliverance sa inyong balay. Amen? Ayaw mo kahadlok. Please. Ayaw mo karatol. Ayaw mo kahadlok yun. De kung ako nagpuyo lang ko sa kahadlok, wakoy matapangan. Mismo ako di katabang sa kong kagalingan. Gusto ko inikulit ninyo karon puno na ta sa pagsabi. Amen? Puno na ta sa kadasi. Kung pinahagi niya nagdaghan na ang Makabi. Amen? Kung sa'yo natabo siyang Papa, sa'yo din natabo si mong Papa, ang akong Papa, Father, dunay sakit. Ang sakit niya, arkoholik. Kasi sakit siyang Papa, magkurog ang iyang Papa. 26 years na nilabay. Okay, 46 years old na saluto iyang Papa. Isa, 26 years, Father, ang akong Papa na buwan, na adik sa pino. Kung di siya kainom o pino, Father, magkurog siya. Grabe, no? Pero nagpasalamat mo ni mong Papa. Iyanto siya sa office, Father. Wag ganit ko dito. Karon open to office sa gwa si Father Darwin. Ay, mga pari na dito magpakumpisan, mag-bless sila ang sacramentals. Nagpapakan ang mga kaparian. No? Sa inaitabot makiksunan, dito siya na minaw sama ninyo. Na minaw. A false knowledge is very dangerous. Sa to? False knowledge is very dangerous than ignorance. Karon, kinitinuon na yun yung knowledge niya ninyo. Authentic knowledge. One of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. Amen? Kung sa inaitabo niya makiksunan, nangumpisal siya. Iyang ipasulan ang iyang mga sala.
O nagpa-deliverance siya. Ibaw mo pag-deliverance mga kaiksuna. No, sa'yo na itabo, nikurog ang iyang tiil. Sa nung sabi kong tiil, nikurog ang iyang during deliverance, casting out the evil spirit. Natinga siya kay dunay ni gawasing lawas. Upag gawasing lawas, pertinggaan na. Pag uli na sa ilahan, iandam na ang bino. Kay maumay tambal niya. Pagkita na sa bino, dili na siya ganahan mo inom hangtod karon. Itong pakpakan ang bino. Kaya alipay na mo karon, i-deliverance niya yung bana. Inig uli. Dako dyan ang milagro ha, 26 years! Gano man to? Di ka kausap sa mong kagalingon without the grace of God. Sige na po, sa iyo papa, iduol sa sakramento. Only the grace of God can change us. Only the grace of God can transform us. Not you, but with your cooperation. The grace of God will operate when we cooperate. Ano sa to? The grace of God will operate when you cooperate. Because God created you without you. God created me without me. Balik ninyo. God created me without me. But God will not save me without nasabtan. Sa to? God created me without me. But God will not save me without me. O nang duol kamo kanako o papakulayon ko kamo. Ganong gubot imong palibot, bugat imong huna-huna, bugat imong abaga, bugat ang imong kinabuhi. Wag ka mo duol sa kino. Pila nakakatuig, way umpisa. First communion, pabanto ka din. Day lulo, nangumpisa. Ningon siya, Padir, mapasaylo pa kakos, inuuan niya, Padir. Ngayon pare, pila na mga katuig, way kumpisal. Lo, ningon po ang lulo, tag na ah, Padir. Ah, na po katuig, lo, lawik. Papa dear. Say lawig, dugangi pa. Aba hindi ka to eh. Padir, first communion pa ko nakakumpisa. Ah, 30 ka to eh. Padir, no'y binta anyos na ko karun. Kung say sintay singko ka to eh. Ingon pong tiguang pundo, Padir. Say sintay singko na ko katuig, Padir. Why kumpisa? Nangutana po si lulo niya, Pader, malangit pa ko ini. Ni Baos pong pari. Lawing palo. Kasi pagtuuli mo, Pader, kasi pasapag unahan pa. Ah, mapurgatorio ko anilo. Lawing pachod. Kasi pagtuuli mo, Pader, maimperno ko, ningon po ang pari pundo. Pundo. Una nga, mapundot ako dito mo duol sa sakramento, dito mo tubo. Libre ra ang confession, libre ra ang hilog. Labo ng libre ang Eucharistia. So I hope kada Domingo, kuwang ang atong adlaw without receiving Jesus. Ngayon po napalit sa misa, ha? Kinahanglan, alasay sa misa, tuwa na mo alas 5:30. Ano man, pinaka-importante kayo ang act of contrition. Tanang venial sins, papas, nagakumpisa ako sa Diyos Amahan, makagahong sa tanang sala na to, na venial sins, papas. Gamay ni mo pagpanglibak,
gamay ni mong pagpanaway, gamay ni mong paghimantay, gamay ni mong pagdaot, tapos sa may uban nga tunga-tunga na mo abot. Tinoo dili. Kapag ganit mahuman ang misa, mao pay unang ni gawas. Unang before and after, human sa misa, visit our adoration chapel. Visit Jesus. Because Jesus is the King of Peace. Amen? So karon mag-bless ta sa inyong religious items, ha? And ano mo sa inyong naimutangan, ano mong tuol sa ako, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of oil, of salt, you creature soul, I worship evil, believing God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you through Lysias the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, with the help of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy that you would deign your goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and a soul from evil spirit through Christ our Lord. Tanin ninyong soul, holy and exercise soul, because of the prayer of the church. Tanawan ninyo, agabay lang na katikisim sa holy soul, holy and exercise soul, ang unang nigamit ana, si Prophet Eliseo. Isa yung nigamit? Una? Sa 2 Kings chapter 2, verse 19, kipoison ang sapa. Sa gautang mga tao, nanginom sila sa sapa, nangasakit, nagkaginang nasakit. O sige, buhat ni Prophet Eliseo, nag-bless siya soul, iyang gisprinkle ang soul sa sapa. O naluwas ni Prophet Eliseo ang katawhan sa Diyos using holy soul. Amen? Yakin sa'y mo gamit sa holy soul, atong basahon ang ritual. Ningon ang ritual, Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy that you would deign your goodness to bless and sanctify this creature of soul which you have given for the use of mankind. Isin mo gamit? For the use of mankind. Amo mga pasyente nga gipanghiluan, sakit kayo ilang, ilang sakit kayo ilang kining tiyan, ipakaon o holy and exercise salt. Sa among kasinatian, musuka sila laway. What a curse. Nagamit ka po ang tudgaran, ang inyong salt, dili lang na holy salt, holy and exercise salt. Nalipay ba mo karon? So, no, to bless ang inyong tubig. You get your water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to praise us. Against the envious foe, may you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O guide of man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water
hearkens your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, with cleansed and delivered from harm. Let Sansoms enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from windfall and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin ninyong salt ang inyong tubig. Gamay nga salt ang inyong tubig. Author, invincible strength, and King of conquerable empire, ever gloriously triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, rebelling, put down hostile influences. Prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a genuine sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May the blessed infection cease. Venomous terrible diamond afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who leads and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang inyong tubig, holy and exercise water. Gamay lang ang katikisan sa inyong tubig. Nandiri sa ritual. Let the scripture serve you in expelling demons. Para asa di ay ang holy and exercise water? Expels demons. Sprinkle na ninyo. It expels demons. And curing diseases. Ang pag-ayo sa klase-klaseng sakit. Amen? Grabe no? Karon, naipipila ninyo iyang ayuhon. No, ang pagtaon. Sa San Franz, ang iyong oo, 1 year na nagsakit. Daghanang tambal iyang gitay. Kinadaghanan na. Pag inom niyang holy and exercise water, ni Chatyu siya, yung ipakita ang buak niyang oo, na amaze siya. Kaya yung sakit karon na wagdam na. Tinungod kayo ng intention sa simbahan, ha? Dili niya ako. Ako ibasa dyan. Parang di ta ma-misquoted, ma-misunderstood, akong ibasa ra. Ang intention sa simbahan. It expels demon and cures different illnesses. Tingnan din rin. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm, let such homes enjoy a spirit of goodness. Ang sabi enjoy niyo? Spirit of goodness. An air of tranquility. An air of peace. Ang sabi buhato ninyo? Be graceful. Be generous in sprinkling the holy and exercise water in your house, in your room, before going to sleep. Amen? Hinay-hinay mausap ang nagpuyo sa balay. Yung yawa nga nagpuyo dito, nang layas na. Nang layad na. Amen? Matingalan ka. Sa una, di kaganahan mag-rosaryo. Karon, di kaganahan nga di makarosaryo. Nga naman, ang yawa nga nitintali mo, nga di mag-ampo, nawa na. Layas na. Amen? Asa po sila mo layas, Father, sa imong silingan. Mauna nga tuduin taon ninyo inyong silingan, ha? Eh, luoy kayo. Kay 1 Pedro 5:8 ang yawa naras atong palibot. Subanan ni, amo nang gitudlo ninyo how to combat against the spirit of evil. Nalipay ba mo? Na. So Lord, that I bless ang inyong oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demons from you. By
But God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, let the reservoirs power the devil's legions and all Satan's attacks and machination be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in bed in mind to all the use. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the law of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and all civil service acknowledge that please you to regard for which a blessing hallow, this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives, you have ordained it when things are sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. But we pray that those who will use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, that it be a means of averting any kind of sin for man, made in your image under the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Amen. Tanan yung olive oil, holy, and exercise oil. Para asa na, before matog, i-consecrate inyong senses. Para ang yawa nga nasa ito palibot, dili makatuol na ito. Yung anong dikaganan mo kung pisal, napayawa sa imong likod. Nagkupot ayo na mong pisal. Partner ta. Kaupan na ta. Munang di ka nagkaganan mo kung pisal, powerful ang yawa. Ako kada buwan mo kumukumpisan, regular na lang akong confession. Ano man, makatabang pagduol sa sacrament of confession. Dako kay tabang, dili ka kalatay without the sacrament. Amen? I-consecrate ang inyong senses using the holy and exercise oil. Sunod, ato i-bless generally ang inyong incense, candles, religious items, cross, medals, Benedict cross, Benedictine rings, secret images of God, secret images of the saints, scapulars, handbook, bell, and all your religious items, rosaries. Tanan ninyong, nasa inyong kamot, inyong gisuot, ato i-bless. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, O Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in your hands, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dine to the blessing you bestow, that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the practice of peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Tanan ninyo religious items, holy and exercise, sacramentals. Bago na kong i-bless ang akong rosaryuhan, ihatag na kong rosaryuhan, kay ma'am, pray nga possess. At pray. Possess. Na po ka po. Kikan sa sama. Dela ko magsapa on sa congregation. Kinaposisan ang madre. Bago na kong gi-bless ang akong rosaryuhan, akong gibutang sa iyang lawas, patungod na ko ang rosaryuhan. Ngayon siya na, Darwin, init kayo, Darwin, init kayo, init kayo. Full charge, full charge. Kung ano, full charge man niya, bago na akong gi-bless. No? Full charge, perting inita. Amen? Tanawan ninyong ritual. O, basahon na, kung sa intention sa siman, para ma-inspire mo pag dahil dito mga sacramentals. Ngayon din, may this religious item
mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless. Lovely, no? Sacramentals are our protection. Sa pagiging dire, rendering them powerless and able to harm, inside at dili maharm, unable to harm the afflicted, your priests and your people. Nalipay mo. Ang may mga isda, amigong Brad Caloy, kaubang Brad Caloy, iba mo, nagsuot na siya Benedictine ring na bless. Ang iyang gi-bless niya, cross, medal, yang gibutang siyang bultan. Doon na siya amigo nga anting-antingan, doon na siya amigo nga albularyo, niingon, Brad, inako kaduol ni mo, init ng imong gi-sing-sing. Huwag mo ato ko sa iyong balay, Brad. Di na ko kasul. Kaya ang inyong balay, hayag kaayo. Anong hayag? Tuwa dito Benedictine medal, tuwa dito Benedictine cross. Kaya ang mga unclean spirits nga naa sa albularyo became powerless. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Karon, katapusan, maghimot ang simple prayer of deliverance and consecration of senses. Yeah. Before doing it, atong i-renounce at tanan atong albularyo, tanan atong habak, tanan atong occult practices. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabat mo na ako. In the name of Jesus, I renounce all superstitious belief, occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Kaya sabtang nag-pray ko ninyo, ang holy water and holy oil, pwede nyo ikuros sa inyong parte sa lawas nga doon na yung ibati. Ha? Sugod ako sa prayer. Dear my memory, I humbly ask to protect me and all those people in a life soon. Be cherished from all the retaliation of the evil spirits as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication of this area. I command you to depart from this area and go, and I seal this area to the most precious blood of Jesus Christ. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links and bandages between them and all of our sources and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, this tremendous power is God, and this most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits, all the spirit of oppression, all spirit of obsession. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung akta. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang inyong mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang inyong ilong.
I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Ang atong baba. I consecrate your chest that you may believe in God. Matutugan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang atong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Ang atong kamot. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang atong tiil. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit that you may have life everlasting. You will live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be a consolation, a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaon mong gabing salt? Gamay raha e naot da. Naot da ninyong 1 kilo. Ang salt, matupad rin sa ritual, a sign of reconciliation. Na hinay ka ma-reconcile sa Ginoo, magtupod sa imong isikatao. Katapusan, sabat mo na ko ha, after sa deliverance ninyo, mag-cleansing prayer dita. Ang cleansing prayer, against na siya sa retaliation. Sabat mo na ko ha, manilinas. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession, and anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.